Si Ramsana. Guys, galing ako ng munisipyo. Ngayon pupunta tayo ng site para mag-check tayo ng completion para matapos na. So kinuha ko naman ito dito kay John. Halika dyan. Ayan si John. Say hi! Ano? Ayan, ito katrabaho ko si Joanne. Hi, John! Ayan, nagbablog tayo ngayon. Hi, Brad. Pupunta ko ng site para sa inspection. Sige. Salamat. Ayan. So, si Joanne katrabaho ko. So, punta tayo ng isang site para sa completion checking. So, yun, samahan niyo ako. Mahinit na. Sobrang init na sa labas. Hindi ko alam kung ilang degrees na. Nasa 50 plus. So, yun. Adios! Assalamualaikum. Shattering door. Algo, ha? May muskila? DP box. Ayun. Assalamualaikum. Ito yung bedroom nila. Ito yung ni-revise nakaraan. So, nilagyan natin ang opening dito para makita sa taas. So, dito tayo ngayon sa lobby. Na natin ito. Actually, ito yung sobrang higpit ng Balibea kasi may minimum height standard silang sinusunod pagdating sa bathroom under the staircase or storage room. Actually, ginawa ka na lang namin itong storage para walang masabi yung Balibea at hindi ma-recheck. So, ito yung staircase ngayon going pataas. So ngayon, dati 2 meters yan. So nirevise na ng may-ari na liitan ng konti. So naging 1.5 meters na lang yan. Plus, ito yung pinaka main ngayon. So dati, full glass tong dalawa. Ito yung isa. So ngayon, tig 1 meter na lang siya. So yun guys. Kaya nasa ceiling works na sila ngayon. So malinis naman yung contractor. Actually, recommendable sila. Mamaya, lalabas ako sa labas para i-ano yung landscaping nila. So, sukatin natin kung ilang metro nga to. Ayan. Ayun, pumapatak na 1 meter. So, takriban yani this one, almost the same yan. So, 1 meter. So, walang perfecto sa construction, pero hangga't maaari. Yung framing works ng i-attach nilang window and bathroom, lahat ng mga window frames, at least accurate, di ba? Yun, sukatin natin yung taas nitong bintana. Kung accurate ba sa tawag dito, sa accurate naman, 3 meters. Minus the frame. So, konting diferensya dahil sa plastering. So, yun. So, papaano kung meron kang ganito kagandang bahay na simple lang siya actually. It's a 24 meters by 25 meters plot area. So, okay, labas muna ako bago tayo umakyat. Ano? Ito yung pre-post ko sa may-ari. Kung makikita nyo dito sa gilid, ito yung water tank frame niya. So dito ilalagay yung water tank frame. Plus, ito po mga kaibigan. Ito kasi may neighbor siya dito. So both sides, ito may sika na tinatawag. In Arabic po ng sika, maliit na kalsada. Since may sika dito, and then dito sa likod, neighbor.
So, walang view yung living area and then yung hall, family hall nila. So, nag-propose ako sa owner na lagyan niya dito ng artificial landscape or pocket garden. Convertible siya into waterfalls. So, actually ito yung isa sa pinaka-paborito kong ginagawa sa mga walang view ng neighbor, wala kang makita kundi pader. So, ang proposal ko dito mga kaibigan, yung lagyan niya ng submersible pump. Naka-waterproofing na po yan, ready na yan, nakaabang na yan lahat. So, anytime na maglagay na ng landscape garden dito, lagyan niya din ng waterproofing. Maglagay na siya ng submersible pump para paikot lang yung tubig. So, isa to sa mga pinopropose ko lagi pag mga maliliit yung bahay. So at least meron sila ditong 2 meter na hallway. Plus pag binuksan nila tong lobby, di ba? Tingnan. Ito yung hall nila. Pag inopen niyo mo, yan. So through in through yung wall garden, pocket garden hanggang doon sa main entrance. So kung nandito ka sa loob, actually sa labas nasa 48 to 50 plus degrees ang init. Pero ngayon po, wala pa yung AC. Bukas pa yan. Wala pang pintuan. Ang presko ng hangin. So, ayun. Maganda po ang contractor. So, malinis gumawa. Especially dito. Meticuloso po ako pagdating sa finishing. So, ayaw na ayaw ko ng nadudumihan. Lalo na minamadali ng may-ari yung tiles. Unang-una sa akin, ayaw ko ng minabadali yung nadudumihan yung tiles. Sa iba naman yung diskarte nila sa ibang contractors, pinapahuli nila yung tile works. Pero ako po kasi may data yung sinusunod. So lahat na yan full blast na trabaho. So konting diferensya lang naman, gagastos ka ng plastic para ma-cover up yung tile works nila dito, yung flooring. So bakit di mo nagawin? Kahit lagyan mo yan ng mga scaffolding dito, so hindi madadamage kasi hindi dito, walang ampaw. Bawal ang ampaw. So, yung finishing pala mga kaibigan, nagamit lang ako ng flat na wallings para hindi nagre-reflect sa mga lightings later on, sa interior design lightings, cove lightings. So, yun. Balikan ko kayo, akit muna tayo sa taas. Ito yung public bathroom. Ayan, kung makikita nyo, nakatayo ako dyan. Nakita ko lang sa inyo, ayan. Tayo ako dito. Tinitingnan ko yung bathroom niya. So, maliit lang siya. Dito naman tayo sa kitchen. Ito mga kaibigan yung kitchen nila. Ang kagandahan dito, interior design na sila ngayon. So, salamat na ikaw. Ano mas good? Siling mo ka? Nice. Amin, buksan ko sa kabilang yung door niya sa labas. Ito, gumagawa ng itin. Siling. Para itago din mo ng kanta yung centralized AC, yung AC machine. So, cabinet, finishing. So, guys. Dito yung etsarap box. Etsarap box mga kaibigan. After required yan ng UAE or Etisalat. Ang iba kasing Johnson box, ang ibang electrical box, Etisalat. Ang Etisalat po yung internet connection. Actually, yung iba po, bawal na bawal ilagay sa kusina, which is dapat naman talaga. Hindi siya doon sa nababasang area. So, ito po, required na visible sa public at sa lobby. Especially ang DB distribution box. Ito siya. So, akyat tayo sa taas. Akyat tayo. Kung makikita nyo, naka-cover lahat ng steps kasi natapos na yung finishes. So ito yung sinukat ko kanina, yan. Naka-note na to na gawing 150. So alam mo naman ako, meticuloso. Sukatin pa rin natin kung talaga nga bang 150 yan. Yun. Ayan, 1 cm dahil sa plaster po yan. Kaya hindi siya perfect na 150. Pero napasado na yan. Ayan, pakyat tayo. Kung makikita nyo, nandito tayo sa first floor.
Actually, checking na to for completion na to. Isusubmit ko lang to yung mga revised drawing. So dito muna tayo sa dalawang bedroom. Ito yung bedroom ng anak niya. So ilalagay dito yung built-in cabinet na malaki. Plus ito yung from floor to 3 meters na taas. Na tignan nyo mga kapitbahay niya. So wala talaga siyang view. Yan yung tinatawag na sika, mga kaibigan. In Arabic sika. Kaya sa atin sa Pilipinas, maliit kalsada. So medyo may echo kasi wala pang furnitures. So very common naman yan sa atin, di ba? So yan, nakaabang na po yung centralized AC dito. Plus nagsisimula na yung decoration for interior. Ito yung dressing room. Kung sa atin, ano na to, malaking kwarto na yun, yung bathroom nila. Ayan, meticuloso po ako pagdating sa materyales ng finishing ng bathroom. Ayan, may mga niche na nakalagay, na provide natin yan dito. Ayan, inonote ko to. Ayaw na ayaw ko na, or although baka nakalimutan nila lagyan ng grout, pero kasama yan sa note na ilalagay ko na try to finish everything as much as possible. And of course, ano ang tawag nyo dito sa glass na to? Smoke glass. So, diba? Maganda sana nga eh. Kaso, ginusto na ng may-ari ng walang opening. Pero kung ako tatanungin nyo bilang Pilipino, mas gusto ko at least kahit one portion, buksan niya. Para yung, minsan yung moisture, pag taglamig, ito yung mga hangin na ano, yan, mga computerized, mga high-tech na pong fit-outs ang ilalagay natin dito. Yung shower, yung bidet. So, ganyan po ka-meticulous. So, same din dito. Ito yung public toilet nila dito sa first floor. Actually, dual purpose to. Ano ba tawag dito? Ito yung bathroom niya plus laundry area sa first floor. Para hindi na daw sila bumababa minsan. So, malaki to mga kaibigan. 1-3 meters. Tapos ito yung bathroom niya. So, again, meticuloso po ako pagdating sa mga finishes. Finishes! Ayan, naka-ground na siya, di ba? Nai-inspired kasi ako sa mga color ng ano, ng since mahilig ako sa McDonald's. Yung mga McDonald's color, di ba? Yung mga na, nakakatamad yung kulay. Eh, di ba? So, ang tawag dyan, lazy color para sa akin. Para, actually, may purpose din siya. So, pero pag nilagyan niya yan ng, ano, ng mga warm white na ilaw, mga pin lights, gaganda yan. Tignan niya. Tapos may mga, may full glass ka dito, mirror glass. May hanging cabinet ka dyan. Ito, wag na. Maganda dyan sana nga, painting lang. So yun, naka-drop ceiling na to. Naka-design na lahat. Ito yung last bedroom na nasa likod. May niche. So ayan, lagi ko yung chinecheck kasi particular yung centimeter nito. Ayan, di ba? Hindi po yan ampaw, hindi yan. Ito, wala pang ano, grout. So medyo maarte. Ito yung ano niya. Lalagyan pala yan ng cover. Finish, hindi pa tapos. Tapos po yung mga drainage pala dito, yung mga floor trap natin dyan. Yan mga, itong mga pagkakaiba, itong mga modern ngayon. Yan yung pinagamit ko, sabi ko, para maganda tignan. Alam mo yung mga linear floor trap na tinatawag. Yan, built-in cabinet. Plus, ito po, yung, ayun, sa kabila. Deed, ayan. Kabila yan. So, ang may-ari yan at dito, pare-pareho lang. Isa lang may-ari. Ito yung louver type na window. So, di ba, at least, ayan, sa likod, may kalsada pa rin pala. Pero sooner or later pala, i-occupy yan ng government. So, ayun guys, patapos na din sila. Check ko lang yung mga i-re-revise. Dadaanan ko na rin mamaya. Ito. Ah, ito pala, wala na yung wall niya. Pinalaki yung dress room sa ground floor. To window. Ayan. So, yon guys. Share ko lang, mainit na. Sobrang init na po dito. Sa mga
list. Yan. Yan yung Grove na tinatawag, pero may LED yan na. So akala nila design lang ng plastering, pero hindi. Naka LED lightings po yan, naka strip lighting yan. So yung ni-revise dito, ito kasi dati full glass window. Tapos yung pintuan niya nandito. So since yung nandito. So since ito yung ni-revise ko nung nakaraan, naglagay tayo ng opening dito para makikita niya yung true and true yung chandelier decoration. So shinift natin yung window since may opening na sa baba. Ito na po siya. Ito yung magiging bedroom plus balcony. Tingnan niyo naman mga kaibigan. Napakalaki ng balcony niya dahil nasa taas ng parking area. Ang pagkakaiba ng D3 na itong site niya. Ito ayan. Iisa lang may-ari nito. Ang pagkakaiba lang ng kabilang villa, wala siyang parking slab. So yun lamang po ang pagkakaiba. Ayun, nasa construction pa lang, nasa interior, nasa plastering. Ayan, ito patapos na to. Ilang kuro-uso na lang. So makita nyo yung sa mga meticuloso pa rin ako na drainage system. Syempre nag-provide tayo ng outdoor socket dito just in case maglagay sila ng barbecue or what, electrical. So titingnan ko yung mga finishing nila mamaya. Ayan. Ito yung 1.5 meter na pintana through and through. Actually, hindi lang po yan column design, ha. Nakatago dyan lahat ng pipes. So, dati, gusto ko sanang i-open siya. Lagyan na lang ng decorative aluminum frame para just in case may maintenance issue sa pipes. So, pwedeng tanggalin. Pero since tiwala naman tayo sa contractor, so, nakasilyado lahat ng pipes. Drainage pipe, electrical pipes, even yung mga AC wirings dyan, nandyan na yan sa lahat. Nakakover na yan sa... So, dual purpose ang design natin, hindi lang decorative column from exterior. So, maganda, at least wala kang makikitang mga tubo-tubo, mga tubig. So, isa yan sa mga ayaw ko na pinapractice ko lagi. Kung makikita nyo yung ibang mga bahay dito, yung mga lumang bahay, yan nandoon, makita nyo, yung mga pipes niya naka-expose. Alam nyo yung parang naka-intestine na yung bituka mo nakalabas. So, ayan, nasukat na natin itong frame na to. Napakagaling ng mga... Tsaka malinis sila. Yung contractor po, malinis, gumalaw. Malinis. So, dito tayo sa kabilang kwarto. Ito yung bathroom nila. Prototype sa mga design, including the finishing. So, at least ganyan po. Pero kung tropical country naman, mas maganda sana lahat na bubuksan or may certain handrail dyan for safety ng mga bata. So, ayun, ito, patapos na din to. Almost finishing yan. Hanggat maaari, sabi ko sa may-ari, pinturahan mo na lang mat. Yung flat lang, hindi yung semi-gloss. Kasi pag nag-reflect minsan yung lightings niya, pangit yung reflection. So, mas maganda yung laruan mo na lang yung flat, yung wall finish mong pintura. Maglalaro ka na lang sa mga furnitures and lightings niya sa ceiling design. Napakasimple po. Hindi ako maarte sa drop ceiling. Ang gusto ko lang yung minimalist hanggat maaari, tapos mga naka-linear lights. Kasi hindi naman to mansyo. Actually, para sa akin, mansyo na to. So, ganun din dito. Prototype sa lahat ng mga bathrooms. Naka-drop yung ceiling natin para matago yung mga machines ng AC. And of course, from floor to ceiling. Ito yung mga gusto kong bathroom window. Pero kung akong masusunod, kung akong may-ari nito, lalagyan ko din yan ng at least louver type na 1.5 meters above the head or above the eye level na ventilation window. Yung para kahit pag winter, yung moisture dito, yung kakaligo mo lang, gumamit ka ng heater or nag-sauna ka, at least yung lalabas ka agad. Mga ewan ko dito pa, diba, sa Middle East mainit. So yung bitumen na tinatawag natin, so hindi na siya maglalabas dito sa kabila. So take note din po, sa isa sa mga gustong magpatayo ng bahay, pag may bathroom kayo dito, huwag na kayong maglalagay ng mga hangat maaari. Katulad dito, dapat hindi na to dito kasi basa to. Or should I say,
Ito yung bathroom niya. Hangga't maaari, kung pwede lang ha, iwasan niyo na yung maglagay ng mga sockets, mga circuit, electrical workings dito. Kasi mamaya hindi natin maiwasan. Eh kung hindi kayo tiwala sa contractor niyo, true and true magmo-moist diyan yung tubig. So, pero ito po since anong tawag dito, tiwala tayo sa contractor. Tignan niyo naman kakapal ang wall partition niya. Actually 20 cm 'yan. So, makapal talaga ang hollow blocks dito. So, yun lamang po, ito yung pagpasok niya dito sa ano, sa bathroom niya. Ito yung bedroom niya. Sabi ko sa may-ari, parang mini office niya to. Ito kako, convertible into two purpose. It's either vanity wall or full cabinet. So para sa akin, since mini office niya daw to eh, sabi ko, ilagyan mo na lang ng vanity wall dyan, tapos may cabinet sa baba, tapos yung mga trophies niya or what. Yung may-ari pala nito, yung vlogger din ng UAE, which is yung video ko nang nakaraan. So yun. So nandito tayo sa likod. Ayan, sinecheck ko lang yung mga manholes nila, plus yung pocket garden din nandito, and of course yung staircase pataas. And nandito tayo sa likod. So babalik ako sa loob para ayan, tignan ulit yung last part na ni-revise. Ayun, nandito ako ngayon sa may balcony sa taas ng parking area. So ito yung contractor natin sa mga lightings. So naglalagay sila ng, kung makikita nyo yan mga kaibigan, ayan, ito yung grove yun. Katatapos lang mag site checking for completion, sobrang init sa labas. So sa mga hindi nakakaalam, may sikreto tayo dyan. Naglalagay ako ng diaper sa katawan. Hindi, may tissue ako. Ayan, para hindi tayo pagpawisan. So yun guys, papunta na naman sa isang site. Yun, sobrang init, pawis na pawis. Ayan, God bless. Alis na yan ang cover. Gastos sa gasolina, pero okay lang kaysa naman mabilad pagpasok. So minutes tayo sa ano, 30 minutes din sa labas. So yun, salamat sa Diyos sa pag-iingat, sa kalakasan. God bless everyone.